Eating kagul. Ulam ko ay paksiw pa rin at paksiw. Paksiw na des. Ang lamig, sobrang lamig. As in, umulan kanina ng umaga, pagising ko, saing agad ako ng kanin, tapos naglaga ako. Ito yung itlog na. Ito yung itlog na binili namin kay Dennis's Backyard. This is, ano siya, hindi siya native. Yung itlog ba na free range. Pero okay na yan. Tapos, syempre, ano siya, basta, hindi siya native, yung itlog na, basta, ano yung healthy yun na itlog, at syempre, yung aking paksiw, na, ininit ko to kagabi, tapos, yung sabaw bayat. Ang sabaw nito yung pinaka malinamnam. Tapos katay ng dalawa. Tapos yung ano ba yung amoy ng dahon ng mangga. Nag-ano na siya dahil nag-blend na siya sa isda. Isda pa more. Tapos meron ditong maliit na mga tawag nito. Maliit na mga ampalaya. Ang cute ng ampalaya, oh, sobrang liit. Native talaga siya dahil. Binigay ni Mother. At gusto ko ay malasaw itong pagkaluto. Sana malasaw talaga siya dahil. Ay, malasaw nga. Gusto ko yung malasaw. Yung hindi, ano ba? Ay, iwan ko lang, malasaw. Malasaw ata. Ay, hindi. Ang aga kong nakatulog kagabi. Wala pang alas 7, natulog na ako kagabi. Try nga natin. Kung malasaw ba talaga siya? Masaw nga. Yellow yung kanyang egg yolk. Ayan. Thank you so much, Dennis's Backyard. Doon na kami bibili ng itlog. Malapit lang dito. Mga ano lang, 5 minutes sa motor. Lakas ng hangin. Kain. Bye.
tinry ko yung mais na ano ko na kanin ko, pero talagang 1 week hindi maganda yung ano sa panunaw mais. Kaya mag-experiment na naman ako. Hindi ko pa na-try yung oatmeal. Bibili ako ng oatmeal. I-try ko. Kasi nga, napansin ko na talagang mahina talaga yung panunaw ko. Kasi yung mga hindi ko na nguya ng mabuti. Paglabas niya, yun pa rin. Paglabas niya ay buo pa rin. Pasensya sa kumakain like yung mga beans, like munggo, or tinduganay. Pag hindi ko siya nanguya ng mabuti, buo pa rin ang lalabas. Like yung ano din, yung lato, yung sea grapes ba? Hindi ko nanguya ng mabuti. Paglabas niya, sea grapes pa rin. Kaya, itry ko yung oatmeal. Kasi nung andito ako sa bukid, ay talagang yung timbang ko, mas lalo siyang bumaba. From 50, naon na ba? Asa itong hangin, kimpit daw? Narito sa, asa akong kwarto. Narito sa, abalit ka? Oo. Noong pumunta ako dito sa bukid, yung timbang ko ay bumaba. 56 na lang. From 58 to 56. Yellow talaga yung ano niya. Makikita daw na natural yung itlog. Basta sa yung kaniyang pughak ba o kaniyang yolk ay yellow. Balik tayo dun sa tunaw. Kaya itatry ko yung oatmeal. At doon pa akong naisip. Mag-try din ako ng ano, ng yung, anong gatas na yun? Gold, Ensure. Ensure Gold. Kasi sabi nila, yung nag-research ako ng Ensure Gold, ano daw yun? Complete na siya. Complete na gatas. Isang beses mo lang siyang inumin sa isang araw, hindi ka na magutom. Kaya mag-try ako nun. Baka madagdagan yung ano ko. Madagdagan yung timbang ko. Well, sa ano naman, sa timbang naman, di ba sabi nila, kung ang timbang mo sa sarili mo ay nakadepende yon sa height mo. So ako 5'4". Tapos yung 5'4 yung height ko. Tapos yung timbang ko is 56. Okay lang yun, no? I-maintain ko na lang yung 56 na yun. Kaya sa mga hindi sanay sa akin, talagang kung titingnan nila ako, nangangayayat yung aking mukha. Pag ganun pa man, life must go on and on. So, ayan, oh. Box. Palabasin ko na si Box. Kasi tinago ko dito, eh. Box. Baby Box. Boxy. Alibox.
Boxy! Ali. Dara. That's the fish. Yabak ka. Ayun na. Dara. Dara. Naog. Ang arte kaya nito, hindi siya yung kakainin niya sa isda, ano lang talaga, laman. Ayun yung kumain ng mga tinik. Diba, baby box? Taro nga nagkaon. Arty si baby box. Sobrang arty niya. Kaya ganun ang buhay, day. Love na love ko yung aking baby box. Next kong papakainin yung mga alaga ko. Alaga ko, kain kanina ang pinapakain ko niyan. Para makatipid ako sa budget. Kasi, budget pa more. So yun, itry ko yung Ensure Gold. And then, obserbahan ko siya kung ano ang epekto sa aking katawan. Ensure Gold pa more. Yun na lang yung saging na to. Mga video. Don't worry, kayo yung next. You're the next, ha? Yung mga alaga ko dito naghintay. Shh, baby. No. Kay Buka yan. Kay Buka Tets yan. Baby. Doon ang mga baby ko dahil nag-unsa mang kama. Mori dito si Kuan ma ako itong ipalabhon. Oo. Kay... Baby. Wait, baby. Box. Baby box. Tapos na silang kumain. Pugas na naman ako. Ganito lang. Ganito na ang routine ko sa booking. Sa paglakad. Uy! Namaharap ko sa may kapasok niyo. Sabay. Ugas. Ibuka to ha. Hawayin niya yung ano. Ibuka. Laging burnout dito. Burnout na naman. Kaya kailangan talaga ng solar. Diba? So alam niyo na kung anong nangyari sa aking solar. Na-scam tayo sa solar. Anyway, ganun talaga dahil may mga pagkakataon na may mga tao talaga na nananamantala sa ating kahinaan. Linis na tayo sa ating kalan. Kailangan linisin. Kasi nga, pag hindi mo siya linisin, ay magkaroon siya ng rust.
Ganito lang ang buhay ko, day. At masaya na ako, day. Kayo, day, saan kayo masaya? Where are you happy? Bok. Ano si Bok, baby? Where are you happy in this lifetime? Pag like magluto ako dito tapos mapagod ako pabayaan ko na dito yung mga ano ko, mga lilinisin ko, tapos pag balik ko malinis na, hinugasan na, hinugasan na ni mother. Sabi ko, ma, don't do that, huwag mo yung gawin kasi kalat ko yan. Siyempre, ako din ang mag ligpit sa kalat ko. Kaya nga lang ako. Sabi ko, ma, kung may mga ganyan dito sa aking kusina na hindi ko na iligpit, pabayaan mo na. Ako na ang magligpit. Kaya, hindi ko talaga inoobliga yung mother ko din. Kasi talagang, I want my mother to be, to relax. To relax his life, her life pala. Para relax lang talaga siya. Yun yun, wala na akong healing pa sa kanya. I-relax niya yung katawan niya. And enjoy the moment. Ganun lang. Kasi my mother is, alam mo, banda na yung mother ko. Okay, so far, ganun lang muna. Tapos na tayo, no? So, dyan lang muna yan, ha? Diba? Meron tayong saging dyan. Tapos dito, sawa. Hello, mga baby. Busog na kayo, no? Busog na sila. Tulog na naman sila. Okay? That's all for today. See you on my next. Bye!